From you. And again, Lord, as we have sung, Panginoon, we are reminded of the resurrection of our Lord Jesus Christ, which is for our justification, that He was raised for our justification as a fulfillment, Panginoon, and accomplishment ng Kanyang ginawa sa kaligtasan. Salamat po, Panginoon. At ito po ang katotohanan din na aming inaalala every time, Panginoon, that we gather every Sunday, that our Lord Jesus Christ rose from the dead on the first day. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan na ito. At we are thankful also because of Christ, because sa resurrection ni Christ ay kami din, Panginoon, ng mga mananampalataya who are in Christ will be also resurrected one day.
Salamat po sa katotohanan na ito. Tulungan niyo po kami as we study our confession of faith na may kinalaman sa pagkabuhay na mangmuli ng mga believers. In Jesus' name. Amen. So tayo po ay nasa chapter 31 na ng ating confession of faith na may kinalaman sa state of man after death and of the resurrection of the dead. So, there are two major headings ang tinitignan natin. Una, yung state of man after death o yung tinatawag na intermediate state. At yung pangalawa, sa paragraph 2 and 3, na tatalakayin natin ngayon ay the state of man in the resurrection of the dead. So, just a quick review lang, no? Sa state of man after death, nakita natin yung distinction between body and soul in the intermediate state. So, dahil ang tao, composed siya ng kaluluwa at katawan, no? Sa kanyang kamatayan, yung body niya will return to dust. So, maagnas tayo, ililibing, no? At tayo ay maagnas. So, our body will return to dust. Sabi nga ng Diyos, di ba? We shall return to dust dahil doon tayo nanggaling. And then, yung pangalawa, ano naman mangyayari sa ating kaluluwa? So, after death, yung ating soul will continue to exist. So, magpapatuloy siya. No? Hindi siya mawawala, hindi siya ma-annihilate, but it will continue to exist. But then, yung distinction naman between the believers and unbelievers in their intermediate states. Yung kaluluwa ng mga believers ay will go immediately into paradise kasama ang Panginoong Yesus. At yung kaluluwa nila ay made perfect in holiness. So wala nang kasalanan doon. And the souls of the believers in paradise are waiting for the full redemption of their bodies, which ito yung tatalakayin natin. No? Ito yung talagang blessed hope natin bilang mga mananampalataya. Yes, mainam that we will be in the intermediate state, but napaka-glorious when our body will be resurrected and joined sa ating kaluluwa who are waiting sa paradise. And then, yung distinction, yung sa unbelievers naman, so kung yun yung kalagayan ng believers, kontra siya sa kalagayan ng unbelievers dahil yung souls of unbelievers will be cast into hell where they will be in torment. And their souls are reserved in hell for the great judgment day. So, now that leads us sa paragraph 2 and 3 na tumutukoy sa state of man in resurrection. Sinabi po sa paragraph 2, at the last day, o at the return of Christ, such of the saints as are found alive shall not sleep, but be changed, and all the dead shall be raised up with the self-same bodies, and none other, although with different qualities, which shall be united again to their soul. So, there are again a distinction we need to make na tatalakayin natin yung distinction between those who are alive and those who are dead at the return of Christ. So, sinasabi ng ating confession na the believers who are found alive will not sleep or pass through death but will be change. So, our confession asserts na pagdating ni Christ, yung mga believers na buhay pa ay may iwasan nila yung bodily death, sabi doon sa confession, at makakatanggap sila ng glorified bodies without physically dying and hindi bubuhayin muli kasi nga hindi naman sila namatay and they will be instantly change. At yung proof text na binigay sa atin ng confession ay yung 1 Thessalonians, at you are
familiar din here dito, no? And yung 1 Corinthians 15. So sinabi sa 1 Thessalonians 4:13 to 17, "But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede to those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first." And very specific sa verse 17, "Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so we will always be with the Lord." At same thing din sa 1 Corinthians 15, beginning verse 51, na sinabi doon, "Behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed." So these two passages express the truth na sa pagbalik ni Christ, only yung mga believers na matagpo ang buhay pa, immediately, in a moment, they will be changed and they will receive resurrected bodies. No, sinabi doon ni Paul, will be caught up together with them, yung mga believers na namatay at na-resurrect in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord. And then yung sumunod, those who are already dead will be raised. Dahil merong mga namatay, alam natin yon na bago bumalik si Jesus, all the dead shall be raised. So para sa mga namatay, sa pagbabalik ni Jesus, sila ay bubuhay muli, both unbelievers ito at believers. And this will be explicit na ituturo sa paragraph 3 na both the unjust and the just na namatay ay bubuhay muli. At one of the proof texts of that is yung Acts 24:15. Sabi doon, "Having a hope in God which these men themselves accept, that there will be resurrection both the unjust and the just and the unjust." And also in John 5:28, "Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice and come out, those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment." And so pareho, no? Ang unbelievers and believers na namatay, pagdating ni Christ, ay sila ay bubuhaying muli. Now, yung pangalawang portion, tumukoy siya sa resurrection of the dead. No, yung resurrection of the dead. Now, tignan natin una, its timing. No? When will the resurrection of the dead take place? Kailan ba mag-take place itong resurrection of the dead? Sinabi sa ating confession, at the last day. Meaning, at the return of Christ. So, sa pagbabalik ni Jesus, doon mangyayari yung resurrection of the dead. Simultaneous siyang mangyayari. Yung resurrection ng believers and unbeliever at yung change na mangyayari sa believers na buhay pa sa pagbabalik ni Jesus. So they will occur at the same time. Diba? Nabasa natin kanina sa Acts 24:15, yung John 5 na nagpapakita na sabay, no, bubuhayin muli ang namatay na believer at unbeliever. So, same thing din sa truth na kinoconvey sa Daniel 12:2, no? Na kung saan sinabi doon, "And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake,
some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. So it indicates that the resurrection of the righteous or believers and the unrighteous take place at the same time. So in other words, yung resurrection of the dead is a single event. At kasama siya sa mangyayari sa pagbabalik ni Christ. So walang hiwalay na panahon ang resurrection ng believer at unbeliever, but rather it will take place at the same time. But then, yung nature naman ng resurrection. Sinabi doon sa mga believers, sabi doon, it says all the dead shall be raised up with the same self-same bodies and none other, although with different qualities. So merong dalawang bagay na binanggit ng ating confession patungkol sa nature ng ating resurrected body. Sabi doon, una, the resurrection body is the actual body we now possess. In other words, kung namatay ang isang mananampalataya, alimbawa, at siya ay binuhay muli ng Panginoon, kung ano yung katawan mo ngayon, ay siyang magiging katawan mo sa resurrection. Now, baka in-stretch nyo masyado yung imagination nyo, no? So, kung payat ako, baka nababa ako sa resurrection, di natin alam. Or kung may balbas ba, ikaw ngayon, punta sa resurrection, wala kang balbas. Di ko po masasagot yun. But, the same sa, kung ano yung tsura mo ngayon, siya din sa resurrection. So, the self-same body as our confession says. So, ma-recognize natin ang bawat isa dahil alam natin ang itsura ng bawat isa. Di ba? Just like what happened to the disciples kay Christ, di ba? When Jesus appeared to his disciples. Though, may time na tinatago ni Jesus ang kanyang sarili sa mga disciples, but yung resurrected body ni Christ ay kaparehong katawan nung nabuhay siya sa mundong ito. So, in a sense, same thing na mangyayari sa atin kung tayo ay bubuhayin muli ng Diyos mula sa kamatayan. So, same self body. And then, at ito yung napaka-importante, sabi doon, the resurrection body is the same body, so parehong katawan, with a different quality. So parehong katawan, ngunit may kakaibang qualities. So merong mangyayaring, binabanggit dito, merong continuity, ibig sabihin, yung tulad na sinabi, di ba, na parehong katawan, continuity siya, at the same time, discontinuity sa ating resurrected body kasi nga with a different quality. Yung katawan natin na inilibing ay siya ding pareho katawan na magre-resurrect, no, magpapatuloy yung katawan na yon, yung ating sarili as we discussed, but then meron siyang pinagkaiba sa dating nating katawan. As one writer says, it is not a new body substituted for the old, but the old changed into new. No, the old changed into new. At sa 1 Corinthians 15, though we will not go into details with this, ipapakita sa atin na Apostle Paul yung realidad na ito, no, na merong dakilang pagbabago talaga, merong quality na dakila ang mangyayari sa ating katawan. Sabi sa 1 Corinthians 15, 35 to 44, ay sinabi doon, but some will ask, how are the dead raised? With what kind of body do they come? You foolish person,
What you sow does not come to life unless it dies, and what you sow is not the body that is to be, but a bare kernel, perhaps of wheat or of some other grain. But God gives it a body as He has chosen, and to each kind of seed its own body. For not all flesh is the same, but there is one kind of for humans, another for animals, another for birds, and another for fish. There are heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly is one of the of kind, and the glory of the earthly is of another. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars, for the stars differs from the star in glory. So it is with the resurrection of the dead. What is sown is perishable, what is raised is imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is a spiritual body. So, mamaya, titignan natin yung isang quote patungkol dun sa spiritual body. Hindi po ibig sabihin ng spiritual body eh non-immaterial tayo magiging pag nag-resurrect tayo, no? Like yung mga platonic view na non-material when we resurrected. But that's not the point ni Paul. Ang point dito ni Paul is that pagdating sa resurrection, eh, ang ating katawan talaga will be different. Will be so glorious. It is the same body, di ba? Parang yung buto na tinanim mo. But there's a change na mangyayari when he grew. So, there's a change na mangyayari. Our body is not abolished in resurrection day, but it is changed. So, it is raised imperishable, but it puts on it raised imperishable and it puts on immortality. So walang bahid ng kasalanan, wala nang bahid ng kasakitan katulad ng ating katawan dito sa mundo o yung sa original creation na sinasabi. So Philippians 3:20, very malinaw din, sinabi ni Paul, but our citizenship is in heaven, and from it we wait a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body, or literally a body of humiliation, to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. So, yung ating katawan, yung lowly body, or literally, the body of humiliation, ang ating katawan na exposed sa sumpa ng kasalanan that results to weaknesses, paghihirap, even kamatayan. So, sa pagbabalik ni Jesus, Christ will transform it katulad ng katawan na meron ng ating Panginoon na napaka-glorious. Now, hindi ibig sabihin nun na magiging Diyos tayo. Glorious body, it means wala na yung effect ng sumpa ng kasalanan sa iyong buhay. No more death, no more pain, suffering, and sins. But physical pa din siya, nahahawakan at naririnig yung boses. So hindi tayo magiging non-physical one sa resurrection. But katulad kay Jesus, same body pa rin siya but a different quality, different one, or a glorious one. But then, yung permanence, no? Na binanggit doon, sabi doon, our body shall be united again to their souls forever. So, in other words, di ba yung pagbabago that brought about by resurrection is permanent and final. So, no further alteration na mangyayari. At sa last chapter, no, sa chapter 32 ay mai-discuss ito thoroughly kung ano yung kalagayan mo sa resurrection, ganun ka na
forever. So halimbawa, ang kalagayan mo ay you will be punished in hell, both body and soul. So ganun ka na forever. No, hindi maaari na mag-iba yun. So yung resurrected body mo ay ganun na ang kalagayan for all eternity at hindi na siya mag-iiba. Sabi ni Sam Waldron, no further alteration in the physical or spiritual condition of any human being is conceivable after the final change wrought by the resurrection of the dead and the judgment. Okay? And then, yung last paragraph ay eto na, ay tumutukoy sa distinction between the resurrection of the righteous and the resurrection of the wicked. Sinabi po sa paragraph 3, the bodies of unjust or unbelievers shall by the power of Christ be raised to dishonor, the bodies of the just by His Spirit unto honor and be made conformable to His own glorious body. Now, the bodies of unbelievers will also be raised. Alam natin yon, nakita natin kanina. No? Bubuhayin din sila ng Diyos. The bodies of unbelievers will be raised. Kaso nga lang, sabi doon, to dishonor. So, sa kapangyarihan ni Jesus, bubuhayin niya muli ang mga patay na mga unbeliever at ang kanilang resurrection ay hindi patungo sa blessedness, but to shame, to disgrace, to contempt, to the wrath of God. Tulad ng nakita natin, di ba, sa John 5:28, do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear His voice and come out, those who have done good to the resurrection of life and those who have done evil to the resurrection of judgment. Or in the language of Daniel 12:2, and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. So yun ang kalalagyan. Iniisip ng iba, di ba, kapag sila ay namatay, eh maglalaho na lang silang bigla, mag-annihilate, or for others, ang death ay escape from the wrath of God. No. Kaya nga, kaya ng Diyos buhayin itong muli na merong katawan at kaluluwa. Kahit yung katawan mo ay halimbawa nagka-lasog-lasog sa buhay na ito, eh makapangyarihan ng Diyos na buhayin muli ito. I-join uli ang iyong kaluluwa at katawan. God will reassemble them so that you will face His punishment. Sabi nga ni R.C. Sproul, Christ raises the bodies of the damned and preserves them to endure everlasting punishment. So ganoon ang kapangyarihan ng Diyos. That's the difficult to fathom and contemplate, but it is true. That God will raise them from the dead and even preserves them to experience everlasting punishment without dying. Ito ang mangyayari sa mga hindi mananampalataya when Christ raised them from the dead. Okay, so sa ating panahon, di ba, dahil sa influence ng Hinduism, di ba, sa movie, sa mga teleserye, eh, people tend to think na and believe sa incarnation. No, nung na kung mamatay ka, pwede kang maging aso, pusa, o depende sa anong klaseng buhay o pinapamuhay mo sa mundo, eh that's a lie. No, and people want that because for them that's the escape sa judgment ng Diyos. But that's a lie. Bodily resurrection is real and God is able to reassemble your body to join it again sa iyong kaluluwa. And if you are not in Christ, you too will be raised not in glory, but unto dishonor and punishment. But, sinabi din sa atin
na sa yung kalagayan naman ng believers. Sabi doon, the bodies of believers will be raised to honor. So there are three things na tignan natin sa statement na ito. Una, yung pattern. It's pattern. Sabi doon, be made conformable to his own glorious body. So tulad ng nakita natin sa Philippians 3:21, our lowly body, no, will be conformed to Christ's glorious body. Hindi na subject sa kasalanan, no more death, pain, sorrow as a result of sins, no, yung resulta ng sins, wala na sa atin. But yung agent na binanggit doon, merong agent, sabi doon, it's agent by His Spirit. So, pinagdidiinan dito na yung Holy Spirit is the peculiar agent of the resurrection of the righteous. At yung language na yan ay kinuha sa Romans 8:11, kung saan sinabi doon, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, ye who raised Christ, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So, siya yung agent of our resurrection. At sinabi ni Anthony Hokema, pagdating sa connection ng resurrection at sa believers, sa Holy Spirit, sinabi niya, the spiritual body of the resurrection is one which will be totally, not just partially, dominated and directed by the Holy Spirit. Our future existence will be an existence of completely and totally ruled by the Holy Spirit, so that we shall be forever done with sin. So yun yung interpretation niya, actually interpretation niya ito sa 1 Corinthians 15, yung binasa natin, yung spiritual body. So hindi ibig sabihin spiritual body na non-immaterial, but sinasabi niya, ito yung magiging kalagayan natin na our future existence, no, yung ating resurrection will be an existence completely and totally ruled by the Holy Spirit so that we shall be forever done with sin. So, yun lang naman ang sinasabi niya diyan. But, at ang banal na Espiritu ang agent diyan sa ating resurrection. And then, yung its agent, its character. So, kung yung unbelievers will be raised unto dishonor, but the righteous are raised to honor. Diba? Sa 1 Corinthians 15, nakita natin how Apostle Paul elaborates yung kadakilaan, yung honor ng resurrected body ng mga mananampalataya. By the way of contrast, it says, so it is with the resurrection of the dead, what is sown is perishable, what is raised is imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Now, sinabi ni Jim Dome sa kanyang exposition, the glory of the new creation body, no, yung ating resurrection body, will surpass the glory of original creation body. The body of the original creation is characterized by shame and dishonor because of sin. The body of the new creation is characterized by honor and excellence. The body of the original creation is subject to disease, fatigue, and malfunction, but not the body of the new creation. It will be able, without difficulty, hindrance, or breakdown, to fulfill the holy desires of its possessors. So, napakaganda, di ba? Napakadakila ng magiging
resurrected body ng isang mananampalataya. Mas dakila pa siya kesa sa pagkakalikha sa katawan ni Adam sa original creation. Diba? Kasi sila subject to change. Sa original creation, eh, hindi na ito subject to failure sa ating new, sa resurrected body. At lalong hindi na maisa sa ilalim sa kasalanan o anumang dahil kung anumang result ng kasalanan sa ating buhay or even sa ating katawan. Now, bilang conclusion, there are four things I want na iiwan sa atin. Una, the resurrection of believers should lead us to thank God. Dahil sa ginawa ni Jesus, di ba? Tulad ng inawit natin kanina, we too will be resurrected. So, purihin mo ang Panginoon at si Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. Dahil sa kanyang ginawa, tayo na nakay Kristo Jesus ay mararanasan ng napaka-glorious at napakadakilang resurrection. Dahil si Kristo ay nabuhay namang muli, tayo na nakay Kristo ay mabubuhay namang muli. Will in glory with Christ and experience the blessedness of resurrection. At dahil kay Christ na nagtagumpay, na pagtagumpayan niya ang kasalanan, na pagtagumpayan niya ang kamatayan, eh tayo din, hindi tayo mananatili sa kamatayan. At sa hindi na tayo mananatili sa kamatayan at sa korupsyon. Yes, mamamatay tayo physically kung hindi pa dumating ang Panginoon, ngunit yung kamandag ng kamatayan ay hindi na mananatili sa atin. We shall be raised and be with Christ forever. Diba? Yun yung doxology ni Paul sa 1 Corinthians 15. After niyang banggitin yung patungkol sa resurrection, sinabi niya, when the perishable puts on imperishable and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? Or death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. And then, pangalawa, the resurrection of the believers is a great comfort and encouragement. Diba, sabi nga ng isang manunulat, and I paraphrase it, one of the great comforts that we have in this life as we face diseases, as we face sickness, as we face death, is the knowledge that they will not have the last word. And our body will be conformed to a glorious body like our Lord Jesus Christ. So, ang isang believer na may sakit, tumatanda, namamatay, may take comfort sa katotohanan na darating yung panahon na itong katawan na ito na puno ng sakit, puno ng karamdaman, puno ng pagdurusa, makakaranas ng kamatayan sa physical na kamatayan dahil sa kasalanan. Lahat ng ito mayroong katapusan. Diseases, death has no final word. Diseases and death will not have the last word because Christ has given us the victory over the sting of death and the power of sin. Diba? Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Yes, mamamatay tayo, but we will have ang ating katawan
ay ibabangon muli ni Jesus sa kamatayan, and we shall live forever and shall never die again. Pangatlo, the resurrection of believers should lead us to be a good steward of our bodies. Ba, iniisip ng iba, bababuyin nila ang kanilang katawan, hindi ko bigyan ng dignidad ang aking katawan, total, maaagnas naman ito. No, yung katawan na yan ay kaparehong katawan na magre-resurrect. Yes, with a different quality, but it is the same body. And so it means, mahalaga yung ating katawan. Ang ating physical body ay glorious at noble. Yes, it is affected by sins, but it is a noble body na binigay sa atin ng Diyos na dapat nating ingatan. Huwag tayong patangay sa katuruan katulad ng mga Greek philosophy or yung mga Platonic na sinasabi nila na yung matter or yung ating katawan evil, but yung espiritu natin ay good. So, okay lang kahit anong gawin mo sa katawan mo. Sabi ni Jesus, shed His blood, niligtas tayo ng Panginoon, hindi lang ang ating kaluluwa, kundi pati ang ating katawan. And the purpose of God in redemption is not just to save our soul, but also to save our body. So kapag namatay ka, di ba, mauuno nga lang maging made perfect yung kaluluwa mo. But in resurrection day, susunod ang iyong katawan. Your body and soul will join together. So it is a noble body na binigay sa atin ng Panginoon. So we must be a good steward of it, because the same body that we have is the same na katawan na magre-resurrect. And lastly, for our friends here, marahil hindi ka pa nagtitiwala kay Jesus, the resurrection of the dead should terrify the unbelievers, and it may cause them to embrace Christ in this life. No? Eh, darating ang panahon, nakaharap ka sa Panginoon, body and soul. Dahil, ire-resurrect ka din, tulad ng nating nakita. Ire-resurrect ka din ni Jesus, bubuhay ka uli ni Jesus. And your resurrection ay hindi unto glory, kundi unto dishonor, unto everlasting punishment in hell. Bubuhayin ka ni Jesus. Ipagkakaloob ang iyong katawan na hindi na mamamatay, pero habang buhay na makakaranas ng pasakit sa lawa ng apoy doon sa impyerno. I'm just stating a fact. Sa katunayan, nga si Jesus, nung nabubuhay pa siya sa mundo, mas madalas niyang ituro yung patungkol sa punishment in hell than heaven. Upang ikaw ay matakot sa Panginoon, fear Him who can destroy your body and soul in hell. But tinuturo din ni Jesus sa buhay na ito, there's a way of escape. Merong pang pag-asa, merong pang paraan upang hindi ka mapahamak sa magpasa walang hanggan na kamatayan. And that is sa pamamagitan ni Jesus. Kung ikaw ay magtiwala sa Kanya para sa iyong kaligtasan, sinabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, he shall live. And everyone who lives and believes in me shall never die. At tinanong niya, yung kausap niya, sabi niya, do you believe this? Do you believe this? And nawa, sa question na yan ay ang maging response mo, yes, I believe. Nawa, magtiwala ka kay Jesus sa buhay na ito. At kung ikaw ay magtiwala,
Manampalataya, tangi lamang kay Jesus, hindi ka lamang mapapatawad sa iyong kasalanan at maliligtas sa kapahamakan doon sa impyerno. Though you die bodily, you shall live with Christ forever in heaven, and your resurrection will be a glorious one. So tayo ay manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po sa summarized and clear statements of our confession of faith based on the Word of God. Salamat po, Panginoon, sa kaunawaan na ipinagkaloob niyo sa amin. And we may have many questions, Panginoon, sa aming isip, sa aming puso, Panginoon, about what will really going to happen in resurrection. But, Lord, sana ay hindi mawaglit sa aming isip at hindi namin makalimutan, O Diyos, that the very essence of that resurrection is to be really with you forever, body and soul. And so we pray that as we deal with this, Panginoon, at sa mga tinuro nyo na po sa amin, ay magkaroon kami ng mataas na appreciation talaga sa ginawa mo para sa aming buhay, sa aming buhay bilang mga mananampalataya, na tunay, O Diyos, na magkaroon ng malaking impact sa amin yung katotohanan na kami ay one day bubuhayin yung muli at makakasama nyo magpasawalang hanggan. Tulungan nyo po kami to be a good steward of our body. Tulungan nyo po kami to be a very zealous, Panginoon, and eager, looking forward to our blessed hope, which is the resurrected bodies. So Lord, we thank you for all that you have taught us in this chapter, and we pray, Father, that hindi lamang ito maging knowledge sa amin, just because magkaroon ito ng napakagandang impact sa aming buhay as we live in this earth na alam namin puno ng kasalanan, maiksi lang ang buhay namin, O Diyos. We pray that the resurrection will have a great impact sa aming buhay, the way we live, the way we approach life sa buhay na ito, O Diyos, in Jesus' name. Amen.